Magandang araw mga ka-farmers, kaway-kaway sa inyong lahat. Sa videos na ito ay ipapakita natin ang isa sa organic na pagkain ng ating mga alagang RIR o Rhode Island Rooster. So ito po ay napakatipid, proven and tested. Yan ho, yan yung puno ng saging na yung bata pa. Huwag yung mayroong puso kasi matigas na yung gitna. Ayan o, yan ang ating ginagawang technique para tayo ay makatipid sa pagpapakain ng ating mga alaga. Pwede ito sa itik, pwede sa RIR, pwede sa mga native na mga manok. Papakita ko sa inyo kung ano ang ating hinahalo para mas lalong kumain ng maayos ang ating mga alaga. Hinahaluan ito natin ng darak or ipa. Kung hindi kayo pamilyar sa ipa at darak, i-search nyo lang ang darak or ipa. Makikita nyo yung itsura. Ito yung rice hull na pinakamanipis na nakukuha pag nagpapagiling tayo ng malay. Pwede rin yung ipa ng mais, mga ka-farmers. Para sa kaalaman ng lahat, huwag na huwag kayong magtatanong sa mga agrebit o tindahan ng feeds kung okay ba o maganda ba sa ating mga alaga ang pagpapakain ng puno ng saging or azola or yung mga organic feeding. Kasi ang isasagot sa inyo, sigurado yan, ay hindi ho yan maganda at hindi advisable. Alam nyo kung bakit. Kasi mga ka-farmers, pag ganyan yung gagamitin nyo, siyempre, hindi sila makakabinta. So, ang isasagot nila dyan, hindi ho advisable yan, mas maganda kung feeds ang ipapakain nyo. Yan kadalasan ang isasagot ng mga nagtatrabaho sa mga agribit at sa mga nagtitinda ng feeds. So, ayun lang mga ka-farmers, para sa inyong kaalaman. Yung akin lang is payong kapatid lang, payong kaibigan, payong ka-farmers. So tuloy natin ang ating ipinapakita na organic na pagkain. So nakita nyo naman na hinalo natin sa ipa o darak yung ating ginayat na puno ng saging. So ito na yung resulta niya. Pagkatapos niyan is haluin natin na medyo i-ano natin, ididiin o i-ano pipigain para lumabas yung tubig ng puno ng saging na ating ginayat. Nang sa ganon, lalabas yung kanyang lasa. So, ayun lang ang ating ginagawa. Pagkatapos natin haluin, ayan na mga ka-farmers. Ready to serve na yan para sa ating mga alaga naghihintay ng kanilang organic feeding. So, ayan na. Napakadali mga ka-farmers. Napakatipid. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki sa pag-farming. Nasa sa inyo yan. Nasa sa inyong diskarte yan. Kung ano ang iyong diskarte na gagawin. Kung mas madiskarte ka sa pag-farming, sa pagiging isang farmers, mas malaki ang iyong matitipid, mas malaki ang iyong pwedeng kitain. Itong ganitong klaseng pagkain mga ka-farmers ay pwede rin ito sa ating mga alagang itik, pwede sa mga alagang baboy. So marami ang gamit dito mga ka-farmers. So kung mayroon kayong alagang baboy, mayroon din kayong mga alagang itik, so mas makakatipid tayo kung araw-araw nating gagawin ang ganitong strategy ng pagpapakain ng ating mga alaga. So ito yung ating mga RIR, napakarami na nila. Sana mas lalo pa silang dumami. Kasi mga ka-farmers, napakadali lang padamiin ang IRR kahit organic feeding lang sila mga ka-farmers. Ang importante lang mayroon tayong lalaki at mayroon tayong babae. Kasi hindi mangingitlog ang ating mga babae pag walang lalaki. Kasi minsan nangingitlog lang yan pag pinapakain natin ng layer feeds.
So kung organic feeding tayo, kailangan talaga mayroong lalaki para mangitlog ang ating mga babae. At ang kagandahan dyan, pag organic at mayroon tayong mga lalaki, ang lalabas na itlog sa ating mga inahin is mga fertile egg. Kasi para sa kaalaman ng lahat, pag layer feeds ang pinapakain natin sa ating mga inahin, sa ating mga dumalagang manok, ay hindi po yan fertile egg ang lumalabas. Para maging fertile egg ang isang itlog, kailangan ng lalaki na manok, kailangan ng similya ng lalaki. So ayun mga farmers, kailangan lang natin ginagawa, meron tayo incubator, kasi ang ating RIR hindi ho yan naglilimlim. Pagka itlog nila, iiwanan na ang kanilang itlog. So ganun ho yan ang kanilang ginagawa. So ang purpose para sa pag-aalaga sa kanila is may itlog at pwede natin na katayin, pwede natin na pang dress chicken din. So ayan o, makikita nyo yung itlog na yan, yung nasa pugad nila, maraming RIR na inahin ang umitlog dyan, hindi lang ho isa. So share-share sila ng pugad. Pagka-itlog ng isa, aalis, iitlog na naman ng yung iba. So hindi nila inaanuhan yan, hindi nila nililimliman. Hindi katulad ng native chicken na pag nangitlog dyan ng isang bisis, dyan na yan babalik ng babalik hanggang maglimlim. So kailangan talaga natin ng incubator para tayo ay makagawa ng sisiw ng mga RIR. Yung ginawa pala natin na pagkain, hindi lang yan na para sa alagang itik, manok at sa baboy. Pwede rin ho yun sa pabo o turkey. Yan din yung pinapakain natin sa ating mga alagang pabo. So napakalakas kumain ng ating mga alagang pabo. Yan ho yung isa sa ating pinapakain para sa ating mga alagang pabo. Kasi ang ating pabo kailangan talaga medyo marami-rami yung ating ipapakain kasi napakatakaw nila. So kailangan natin mag-isip kung ano ang magandang remedies para tayo ay makatipid sa araw-araw na ating expenses sa pagpapakain ng ating mga alaga. So itong nakikita nyo mga ka-farmers, itong mga itlog na ito, ito yung mga itlog ng ating RIR na organic feeding. So ayan, kahit organic lang sila, malakas pa rin silang mangitlog. So makikita nyo naman na maganda ang ating harvest sa ating organic feeding. So ayan lang mga ka-farmers, mas malaki ang matitipid natin kung gagawa tayo ng paraan para sa pagpapakain natin ng RIR or sa ating mga iba pang mga alaga dito sa ating farm. So mas malaking tipid sa pagkain, mas malaki ang ating kita sa ating farming. Nasa ating mga kamay na kasalalay ang kita o income ng ating pagfa-farm. So ayan mga farmers, pinakita ko lang kung paano tayo nakakatipid sa pagpapakain ng ating mga alaga. Sana ay mayroon kayong kunting natutunan sa videos na ito. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa aking videos. At para sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Maraming salamat and God bless sa ating lahat. Happy farming mga ka-farmers. Magandang araw and God bless sa inyo lahat.